Silipin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa South Luzon Expressway. At live mula sa SLEX na sa frontline, ang balitang yan si Marty Bautista. Marty, traffic ba rin o barian o maluwag ang kalsada? Bok, may ang tuloy-tuloy naman ang usad ng trapiko rito sa South Luzon Expressway sa huling araw ng holiday break. Kung makikita nyo rito sa live monitoring dito sa command center, magsimula po tayo sa Santa Rosa, clear as day ang pagdaloy ng trapiko. Lipat naman tayo sa Southwoods. Kaninang mga alas 6 ng gabi, umabot ng mahigit 3 kilometers ang volume ng sasakyan, pero ngayon maluwag na po siya. Sa Susana Heights naman, kung saan nagsimula ang zipper lane ng SLEX, steady ang daloy ng traffic at umaabot hanggang tail end ng Alabang ang zipper lane na yan. Bago nito ay nagawa nating makalibot sa ilang lugar sa SLEX para kumustahin ang mga pabalik ng Metro Manila matapos ang holiday weekend. Ang mga motoristas pasaherong galing Laguna na hassle raw sa biyahe bago pa man pumasok mismo ng South Luzon Expressway. Sa Los Baños pa lang daw kasi kung saan maraming resort, bumper to bumper na ang traffic. Marami na raw kasing mga sasakyan paluwas ng Maynila dahil may mga pasok na sa trabaho ang karamihan bukas. Narito ang iba't ibang pahayag ng ating mga kapatid nating habang bumabiyahe sa SLEX. Actually, maluwag na ngayon. Kung ano yung oras na kailangan makarating doon, ayun talaga yun. Kung 2 hours yung papunta ng Batangas, 2 hours talaga yun. Sobra traffic po. Inyapakis sa magnamanay po. Bagang, bumper to bumper. May konting traffic sa Los Baños. Hindi pala konti, mahaba. Then after that, sa Calamba, dire-diretso na. Bok, mean, base rito sa live monitoring dito sa command center ng SLEX para sa Macash at RFID lane. Di kailangan mag-alala ng ating mga kapatid dahil sa ngayon, sa oras na ito, maluwag po lahat na yan. As of 9 PM, isa lang po ang naitala na eksidente. 5 light vehicles involved in multiple collision 9 PM. Pero mga lagpas 10 PM, na-clear out na po yan sa Calamba, Laguna. Bok, mean? Alright, maraming salamat sa iyong report, Marty Bautista.